Okay. Ito tayo ngayon sa Bantong, sa Manayon Multipurpose Cooperative ng Barangay Bantong, Asinggan, Pangasinan upang magdaos ng evaluation ang grupo ng Philippine Carabao Center para dito sa search for outstanding cooperative cluster ng Luzon. Kasama ko si Chairman na Jenny Maramba at si Roy Pronda na mag-evaluate dito sa Bantog sa Mangnayon MPC. Ang Bantog sa Mangnayon MPC ay nagsimula noong 1991 at ang kanilang mga pangunahing serbisyo o mga proyekto ay nag-umpisa sa tilapia culture, goat raising project, cattle breeding project at nag-umpisa rin sila ng palay buying project na sa pakiwari ng kanilang chairman na si Ginoong Rolly Mateo ay halos hindi kumita ang mga proyekto na to hanggang sa dumating ang Philippine Carabao Center sa pangunguna ng kanilang direktor dito sa DMMSU na noon ay si Manang Glo de la Cruz at ngayon ay si Director Vilma Gagne ay sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng Bantog sa Mangnayon sa Philippine Carabao Center ay nakuha nila ang mga programa, mga proyekto kagaya ng mga nakapagtayo sila ng dairy box, milk processing plant at dito itinataguyod nila ang pagbebenta ng mga milk products gaya ng mga fresh milk, pasteurized milk, yogurt at iba pang mga tone milk na kumikita naman ayon sa kanila. At sila ay nagtayo rin ng bakery shop na sa report nila ay kumita ito ng 1 million peso noong nakarang taon. Subalit nang sumapit itong COVID-19 pandemic at dahil sa Bayanihan na Tuhil as One Act na inilunsad ng ating pamahalaan ay nag-umpisa sila ng milk feeding dito sa bayan ng Asinggan at sa mga karatig bayan ng Pangasinan na ayon sa kanila ay kumita na ito ng 28 million dahil dito sa milk feeding program. At ngayon naman ay kakapanahimin natin ang mga opisyalis ng Bantog sa Mahang Nayon Multipurpose Cooperative. So narito po sila, ang wala nito yung chairman, pero mapalas tayo dahil narito ang director ng Don Mariano Marcos Memorial State University, si Director Vilma Gagne. Hi! Ito rin yung chairman ng Search for Outstanding Dairy Cooperative dahil kalaob itong kooperatibo na ito dito sa Patimpala na ginagawa sa cluster Island Cluster Division. So ito, makikita nyo ang pinag-aayos sa amin, mga yogurt. Hindi ko pa natikman, pero tiyak, masarap na masarap ito. Magkano itong ganitong yogurt? Sa halaga 45 pesos, ay kikita na ang kooperatiba
So, yung mga nagpo-produce ng gatas, kailangan lang na marunong tayo magproseso nitong paggawa ng yogurt at matodoble yung kita ng gatas. Yung raw milk mo ay magiging doble ang presyo pagka pinproseso mo into yogurt. May yogurt flavor ito. Kaya magkaiba ang ulay. Okay? Sila man ay nagtatanim din ng mais. At ang mga serbisyo sa member ay naibabahagi sa bawat membro nitong kooperatiba na ito. Ayan na si Chairman Rolly Mateo ng kooperatiba nito. Say hi! Okay. Ito naman ang pinakagwapong manager. So, manager nila ay si? Ferdinand Hamyan. Ito naman ang bookkeeper. Si Imelda Zamora. Imelda Zamora. Ito, kamag-anak ni Ramon Zamora ito. Ito naman si, anong panong board member? Board member si Arnold Tubera. At saka si Manong Victor, isa rin board member. Okay. So, yung mga gustong umakap sa programa ng Philippine Caravan Center dito sa lalawigan ng Pangasinan, maaaring dumulog lamang kayo sa magaling, mahusay na direktor ng PCC sa DMMSU. Salamat po at kami ay umaasa na magiging pamugnayan kayo sa mahusay na co-op chairman at director ng PCC. Ah, sir.